Hello everyone at welcome po muli dito sa ating Grades Day channel. At kung kayo po ay bago pa sa channel na ito, pagkatapos niyo pong panoorin ang video na ito, at kung ito po ay magugustuhan niyo lang din po lamang, please po huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na din ang ating notification bell para kayo po ay maging updated every time na meron tayong mga bagong uploads. Ngayon po sa video ko po na ito ay meron na naman po akong ibabahagi sa inyong isang klaseng ritual na pampabuenas, pampaswerte, hindi lang po para sa ating sarili, kundi po para sa buong pamilya. Ito po ay napakagandang ganapin din tuwing bagong taon or kapaskuhan, di ba? Every New Year or Pasko, meron tayong mga ginagawang panlihe, maganda, napakagandang gawin din po ito sa mga panahong iyan. Pero kahit po hindi Pasko or hindi New Year, pwedeng-pwede po nating gawin ito. At ito po ay ibibigay natin sa ating, syempre sa ating sarili, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating kasintahan, sa ating kaibigan, kung sino man ang mga taong malapit sa inyong buhay. Ang kakailanganin lang natin sa ating ritual na ito ay napakasimple lamang. Kailangan natin ng mga itlog. Pwedeng isang itlog, tatlong itlog, pitong itlog, siyam na itlog. Nasa inyo po kung ilan po kayo ang kakain, kasi po ang itlog ay lulutuin po natin at kakainin. Kaya nasa inyo kung ilan ang bilang ng itlog na yung gagamitin, basta hindi po ito pares. Kailangan din natin ng dilaw na kandila. Kung meron po kayo nung kandila na tinatawag nating miracle candle, at kung hindi nyo pa napapanood ang video natin na iyon, paano yun gawin, meron po yun sa ating mga videos na ang title ay Miracle Candle. Kailangan natin ng Miracle Candle or kahit ordinaryong kandila kung wala pa kayo nun. Kailangan natin ng isang kandila na kulay dilaw. Kailangan din natin ng mga bulak. Halimbawa, tatlo kayo na mag-share nitong lucky charm na ito, tatlong bulak din. Pwede din yun itong bilog-bilugi ng maliit pa kung ayaw niyo ng ganito kalaki. Tatlong bulak din ang kakailangan niyo. Depende kung ilan kayo maghahati nito. At kailangan din po natin ang mga kristal. Maaaring ito'y puting kristal or green na kristal. Kung ano man ang meron kayo. Pwede din pong puti or green. Pagsasama niyo, pwede po yun. At kailangan din po natin ng mga barya. Silver coins. At ang bilang din ng barya, kung ilan din kayo ang maghahati nito, ay ganun din ang bilang ng ating barya. At kailangan din po natin ang kapangyarihan ng dahon ng laurel. Ito na naman si the most powerful na pampaswerte, dahon ng laurel. Tatlong dahon ng laurel. Sa dahon ng laurel, maaari niyo po itong sulatan ng inyong mga kahilingan. Maaari nyo lang din pong ibulong sa dahon ng laurel ang inyong kahilingan. Halimbawa, kalusugan, kapayapaan, kasaganahan, tagumpay. Nasa inyo po kung anong gustong hiling ang inyong ibubulong or isusulat sa inyong dahon ng laurel. Ngayon po, ang gagawin po natin ay ilalagay po natin ang lahat ng ito sa isang plato. Lagay natin sa isang malinis na plato ang ating itlog, ang ating bulak, ayan, ang ating mga kristal, at ang ating mga barya. Ayan. At ipatong natin ang ating mga kandila. Ang ating kandila. Maaaring isang kandila lang po ang gagamitin nyo. Ayan. Kung meron kayong mas maiksipan nito, mas mainam para kaya nating ubusin sa ating ritual. Pero kung hindi niyo po maubos, ilagay niyo po sa altar at sindihan niyo pong muli pag kayo ay magdadarsal. Tapos, sindihan po natin ang ating kandila. Pagkatapos po niyan, ay magsusunog po tayo ng mga dahon ng laurel, yung ating tatlong dahon ng laurel. Pero bago po kayo magsunog ng dahon ng laurel, yun na nga po ay magbulong tayo o isulat natin ang ating mga kahilingan sa dahon ng laurel. Isulat niyo kung ano ang gusto niyo hihilingin or gustong mangyari sa inyong buhay. Ayan, pagkatapos po niyan, ay susunugin po natin ang ating mga dahon ng laurel sa ating dilaw na kandila. At ang abo po nitong ating dahon ng laurel ay kayo na pong bahala kung anong gusto niyo pong gawin. Kasi yung iba po ay sinasaboy nila sa kanilang labasan
At yung iba naman po ay kinikip nila sa isang lagayan, sa angpaw, or kinikip nila sa isang container at nilalagay nila sa altar. Kayo po ang bahala kung ano ang gagawin niyo sa inyong abo, kung ano ang gusto niyong gawin. Kasi marami pong paraan ang pagkikip ng abo. Yung iba sinasaboy sa hangin, sa labasan ng inyong tahanan. At pagkatapos po nating magdasal, manalangin, at magnilay-nilay sa ating mga hiling habang ang ating kandila ay nakasindi pa, pagkatapos po niyan ay itabi po natin ang ating kristal, ang ating bariya, at ang ating bulak. At ito po ay i-separate natin, i-segregate natin. Halimbawa, isa sa iyo, isa sa iyong anak, at isa sa iyong asawa. Yan. I-separate-separate nyo sila. Isang bariya, isang kristal, isang bulak. Isang bariya, isang kristal, isang bulak. Tapos, balutin nyo po ito sa isang tela na pula or tela na puti. At tahiin nyo po yon para po ang bariya ay hindi po, lalong-lalo na sa mga bata, ay hindi po nila magastos, or kahit tayo hindi natin maisama sa ating mga pang-araw-araw na ginagamit, baka magamit natin, maibili natin ng mga, magamit natin ang bariya. Kaya kailangan natin siyang balutin sa isang red or isang puti na tela. Tahiin nyo lang po yun. At pwede nyo na po itong ibigay sa inyong asawa or sa inyong anak, sa inyong kaibigan or sa inyong kasintahan. At sasabihin nyo pong ito po ay magbibigay sa iyo ng tagumpay, kasaganahan, kapayapaan, kung ano man yung hinihiling. At para na itong maging lucky charm mo. Ganyan. At ang gagawin natin sa ating itlog ay lulutuin natin yan kinabukasan. Kinabukasan po nating lutuin ito, hindi po kaagad-kaagad. Kinabukasan po nating lutuin ito. Pansamantala po natin siyang ilagay sa ating altar na nakalagay sa ating plato. Pansamantala po natin siyang ilagay sa ating altar. Kinabukasan po ay lutuin po natin ang ating mga itlog at paghahatian natin kung sino man yung ating binigyan ng ating lucky charm. Halimbawa, kayong buong pamilya ay halimbawa tatlong itlog tapos pito kayo maghahati. Kahit ano lang, kahit isang slice lang, konting slice, basta makatikim kayong lahat. Yun lamang po, at ito pong lucky charm natin ay itatabi natin, lagay natin sa ating mga bag, sa ating bulsa, padala nyo sa inyong mga anak, kahit saan man sila, pupunta man silang abroad, mag-aaral, or kahit saan man sila, ito ay magsisilbing lucky charm sa kanila. Yun lamang po, at sana po'y nagustuhan nyo ang video ko na ito, pero po, disclaimer po, pong muli, ang mga gawaing ito ay mga gabay lamang. Hindi po ito alternatibo ng ating mga dasal. At pagpatuloy pa din po natin ang ating pagsisipag upang matugunan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. At ugaliin nating magdasal, manalangin, humingi ng gabay at magpasalamat sa ating Poong May Kapal dahil siya at siya lamang po ang pinaka makapangyarihan sa buong sanlibutan. Always spread the love and God bless us all.